Magandang gabi, magandang gabi. Isishare ko na naman itong video ni Maharlika Bulyoquera para ma-echo natin ang mga buong katotohanan kung ano na ang nangyayari sa likod o sa loob ng Malacañang. Talagang apektado si BBM at Lisa Smug sa mga pinagsasabi ni Maharlika. Galit na galit daw si Lisa Smug, according doon sa puting ahas ni Maharlika na nasa loob ng Malacañang. Meaning to say, naapektado, nasasaktan pala si Lisa Smug sa pinagsasabi ni Maharlika kasi talagang totoo. Lisa Smug, huwag ka nang magbalak or kung ano man ang gusto mong gawin kay Maharlika. Ah? Sagutin mo yung lahat na sinasabi ni Maharlika kung sinungaling ba si Maharlika para malalaman natin ang buong katotohanan. Huwag kayong maghihigante na patago, ha? Palihim, tulad ng ginagawa mo sa Facebook ni Maharlika, sa mga vlog ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, ang makikita niya, ha? Kunti lang ang nagbo-views. Pero ako talaga makikita ko dito marami yung nag-view sa mga vlog ni Maharlika. Anong ginagawa mo sa Facebook at YouTube ni Maharlika, Lisa Smug? Sabi ni Maharlika, ikaw daw talaga ang may kagagawan sa lahat. Kay gusto mo siyang patahimikin. Nasasaktan ka na ba, Lisa Smug? Di tumigil ka. Sa smuggler mo, sa mga business partner mo, yun lang naman yun eh. Ang gusto lang naman ni Maharlika na ayusin niyo. Ayusin ni BBM ang administrasyon na to. At huwag mo siyang diktahan. At huwag kang makikialam sa administrasyon ni BBM, Lisa Smug. Dahil hindi ikaw ang binoto ng taong bayan, kundi si BBM. Huwag kang magdikta, huwag kang makisawsaw. Para ka namang Americans na ulul, nakikisawsaw. Huwag kang makisawsaw sa administrasyon na kung paano pinapatakbo ni BBM ang Pilipinas. Ha? Pagawa ka na nga ng bahay daw eh. Totoo ba, Liza? May bahay ka na naman daw, ay no, hindi bahay, yung property daw na binili sa Negros? Negros ba yun? Dahil doon ka raw gusto, may plano ka daw tatakbo bilang mayor doon. Totoo ba yun, Lisa? Sabi din niya ni Maharlika, Odsi, may mga balak-balak na kayo. Alam mo, Lisa, ngayon nga, sabi ni Maharlika, lahat nakaupo, buong angka ninyo. At ikaw ay pure na dilawan ka talaga. Kaya ganito ang ginagawa mo sa bansa. Ah, under desire mo nga talaga kasi ginumbag-jumbag mo si BBM. Ah, si BBM walang yagbols, takot sa iyo, takusa. Ah, kasi anong sabi ni BBM? Ikaw yung backbone niya. Kaya pala lumaki yung kipay mo. Ah, kaya kontrolado mo si BBM dahil ikaw daw ang backbone ni BBM. Kaya yung kipay mo nagkapay-kapay. Sobra ka, Lisa, ha? Tandaan mo, pag mamatay ka, hindi mo madadala yung pira sa libingan mo. Wala kang madadala, kundi mabubulok lang yung katawan mo na malaking tiyan mo at budlat na mata mo. Matatalsik lang yung mata mo sa loob ng lupa pag patay ka na. Yan ang tandaan mo, Lisa. Ang karma is digital. Kung hindi mangyayari sa iyo ngayon, mangyayari sa susunod na araw, sunod na buwan, or sunod na taon, talagang pag may kalukuhan kang ginagawa, talagang mangyayari yan sa inyo.
Galit ka kay Maharlika. Gusto mong maghiganti. Patahimikin mo si Maharlika. Anong gusto mo kang Maharlika? Gurgurin mo? Yun ba? Yun ba ang style ninyo? Style Marcos? Style Dilawan? Manggurgur ng tao? Ah? Papatay ng tao kapag sino yung nagsasabi ng katotohanan? Sagutin mo, Lisa, ang mga pinagsasabi ni Maharlika para malalaman ng buong taong bayan kung sino ang nagsisinungaling. Kung akala mo kasinungalingan yung pinagsasabi ni Maharlika, sagutin mo. Magharapan kayo. Kasuhan mo si Maharlika para malalaman natin, malalaman ang katotohanan. Hindi na may nagsasabi na gusto mong gurgurin si Lisa, gusto kang maghiganti, patahimikin mo, ano, patayin mo si Maharlika? Ang galing mo naman, bakit ikaw? Wala ka bang kamatayan? Superman ka ba? Superwoman ka ba? Lisa Smugs? Kakahiya ka? Panoorin nyo guys itong kwento ni Maharlika. Administrasyon at ilang umaaray sila. So, nakarating sa atin na talagang galit na galit, okay, gustong manakit, gustong manggurgur ng mga taong tinutuligsa natin. Alright? At hindi natin nahayaan palangga na gagawin nila ang ginawa nila kay Percy Lapid. Correct. Alright? Hindi sila magwawagi dahil lagi kong kasama ang anghel na puti. Ang ko naman, ang pinagkakabala nila sa Malacanang ay pagpuprotektahan sa kanilang mga oligarch friends at yung mga smuggler friends nila at yung mga nagbibenta ng pwesto. So imagine niyo, Rappler, ABS-CBN News 5, halos lahat, walang kritisismo. Puro papuri lahat. Kasi ano, nasungalingalan na kayo? Even yung mga pinaka yung pinaka hardcore na talagang never again. Kaya nga. Ngayon, my goodness, maganda na daw ang ginagawa. Puro. Di ba? Maganda na ang ginagawa ng administration. Maganda ang pinagsasabi ng mga hardcore na mga mainstream media. Di ba? Dahil pabor sa kanila ang ginagawa ni Lisa Smugs na palayain. Mm. Yung mga gusto nilang palayain katulad ni Laila Dina, i-absuelto katulad ni Bong Navarro, issue kay Dennis Cornejo, di ba? Na hindi naman pala patay, you know, we will read about that, na hindi naman pala acquitted si Bong Navarro, kundi dismiss. You know? Yung See? Case na hindi pa na-hearing. Nang, kumbaga, walang ano, walang, hindi siya na-acquit. Di ba? Dahil what? Dahil si, yung uncle, yung kamag-anak niyang si Ochoa, Paquito Ochoa, eh, BFF ni Lisa at kasama niya sa law office. So, pwedeng yun ang dahilan kasi alam niyo naman sa atin, kayang bayaran. Correct. Okay? Batas so, ng Pilipinas, correct. Kayang bayaran. Nabibili kasi ang batas sa atin. Exactly. Diba? Dahil, hindi na naman isang babae ang minolesya o chinurban ni Bong. Mabibili ang batas ng Pilipinas. Nakakahiya. Ano yan? Jojo Ochoa. Di ba? Jojo Ochoa. Ang ganun kaya ngayon. Temo, wala na yung mga sigaw ng sigaw na yan. Yan sila Bong Navarro, di ba? Mga dating anta yan. ABS-CBN, wala na sila lahat. Wala nang mabusis nga. Ano kaya ang pinagsusungal ni Lisa sa kanila? Or ano kaya ang pinangako? Magkano kaya ang Lisa sa kanila? Pinagtakip sa ni Lisa sa bunganga nila? Magkano ano ba? Ano pinangako kay Rappler, kay Reza? Oh. Para tumahimik, para maabiswelto sa mga iba niyang kaso. Oh, yan. Isa pa yan. Diba, so nakita ninyo, kapag pabor sa politiko, yung kahit masama yung ginagawa nila, tapos merong asawa ang presidente, okay, katulad ni Lisa Smugs, na isang tunay na talagang dilawan, totoong dilawan na politiko. Correct. Di ba? Dilawan na talaga yung aranita na Lisa Smugs na yan. Sila. So, kapag hindi sila nakinabang, doon sila mag-aantay. Magaganon sila. Pag hindi na pagbigyan yung kanilang gusto na palayain si ganito, palayain si ganyan, doon lang sila magwawala. O maaaring takot sila dahil, you know, mukhang maraming natatakot dahil kaya yatang maggurgur ni Lisa. Yeah, tahimik sa ano lang ang buo na akala niyo bait-baitan, nakita niyo naman sa mata.
nabudol na tayo. Diba? Mamatay kayo sa galit. Okay? Kapag totoo talaga ang sinasabi, nagumugulong kayo sa galit sa akin. Kasi kaya nga gusto niyo akong ipaganon. Ipapersilapi, diba? Oh. Alam ko galawan ninyo. Ayusin? Diba? Sabi nga, mga nakausap ko na mga puting ahas, Miss Marlica, mag-ingat kayo. Kasi very effective ang ginagawa niyo. You see? Kaya gagawa sila ng paraan. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Whatever happened, makagawa na ako ng video. Sino na, pag na-chugi ako, wala nang iba, kundi yung... Oh, sila lang naman, oh. You know? Jahas. Okay, anyway. Yun lang ang ipapakita ko. Kasi gusto daw nilang kitilin, gurgurin si Maharlika talaga. Meaning to say, epektibo ang mga pinagsasabi ni Maharlika. Nasasaktan si Lisa's mag. Galit na galit. Okay lang yan, Maharlika. Pagpatuloy mo, at least hero ka. Kung tsugiin ka, kung mayroon mang papatay sa'yo, at least na ipaglaban mo ang buong katotohanan na ilabas mo. At tsaka, sila lang yung ang pagbibintangan si Lisa Smugs. Kaya gagawa ka na ng video mo na kung ano man ang mangyayari sa buhay mo, si Lisa Smugs ang may pakana dyan. Diba? Sabi mo ngayon na gusto ka niyang gurgurin kasi galit na galit siya sa mga pinagsasabi mo sa mga vlog mo. Maganda yan, pagpatuloy mo. Hindi kayang patahimikin ng kahit kanino. Basta ang prinsipyo ng isang tao ay nasa buong katotohanan lamang at hindi mababayaran. Isa na rin ako niyan. Hindi ako pwedeng bilhin ang prinsipyo ko. Talagang galit na galit ako sa mga taong manluloko, magnanakaw, mga greedy, mga, ay Diyos ko Lord, ahas, mga buaya. Kaya nga eh, kung ano din ang ano ang kwento ng buhay ko kung bakit ako nag-abroad noon. Kung bakit ako nakatira ng abroad. Ano ang kwento ng buhay ko? Parihas din kay Maharlika. Lumayas ako sa mahirap na bansa natin dahil wala tayong maano dyan, mapapala. Kung dyan lang tayo magtatrabaho, yung sahod natin, kasya lang natin kakainin. Hindi tayo makapag-ipon, hindi tayo makapagbili ng gusto natin. Kasi kahit noon, kay Arroyo time, sobrang mahal ng mga bilihin. Kay Curry time, mga mahal yung mga bilihin. Tapos ngayon, yung mga OFW na gustong magtrabaho sa ibang bansa, ipang offload nyo pa dyan, mga kagaguhan nyo dyan sa immigration na yan. Nagtatrabaho na nga yung tao sa ibang bansa para lang masusuportahan yung pamilya nila. Tapos kayo, kung ano pa yung mga kabalbalan ninyo na wala namang katotohanan, hindi naman, Diyos ko, iilan lang yung mga trafficking ninyo. Bakit noon hindi nyo ginagawa yan? Bakit ngayon pa kayo nag-trafficking? Kasi gusto lang nyo ng mga padulas. Gusto lang ninyo ng mga langis-langisan yung mga kamay ninyo dyan sa immigration. Kakahiya kayo. Kaya yun ang dahilan. Ako din, parang si Maharlika, lumayas din ako sa Pilipinas dahil sa kahirapan. Kasi hindi naman mahirap ang parents ko. May kaya naman yung parents ko, may trabaho yung papa at mama ko, pero hindi naman ako humihingi ng pira sa parents ko. I'm independent person. Gusto kong kumita ng sarili ko. Kaya lumayas ako dyan at nag-abroad ako. Yun ang katotohanan. Katulad din ni Maharlika. Kung nasa Pilipinas lang ako, siguro hanggang ngayon, ewan ko lang. Kung anong itsura ko, baka nagkalitsilitsi na rin, tudong kayod ng trabaho, tapos yung sahod na isang buwan kasya lang sa ano, kakainin, di ka na makapag-take ng vitamins, wala ka ng mga
mga Gucci-Gucci na mga sapatos, wala ka ng mga tisot-tisot na mga relo, yung mga ganyan ba, hindi ka na makabili. Kasi yung sahod sa Pilipinas, kasya lang ilalamunin lang, panglamon lang yan. Kaya hanggang dito na lang. Sige, Maharlika, huwag kang tumigil at huwag kang huminto dyan. Kasi isi-share ko lahat yung mga vlog mong ma-echo para maririnig ng buong taong bayan ang katotohanan. Kung anong klaseng administrasyon ang Marcos ngayon na si Lisa Smags Aranita ang nagpapatakbo. Tunay na dilawan. Kaya taong bayan, makinig kayo, walang dilawan at walang pulahan. Ang ngayon, ang dilawan at pulahan, iisa lang yan. At may narinig pa ako, sabi ni Maharlika, na si Marujas, ipapapasok na ni Lisa Smags. Mag-first cousin yan sila ni Marujas at si Lisa Smags. Papasok na daw, i-assign na daw ng patago. Yun ang sabi ni Maharlika. Bye-bye.